na ang impyerno ay may mga uod na hindi namamatay at may apoy na hindi namamatay. At doon parurusahan ang tao na hindi sumampalataya sa kanya ng buong puso. Pero ang purpose ni Kristo kung bakit siya bumaba dito sa lupa, just to give us life, eternal life. Hi! In this episode, we're going to talk about the story of the rich man and Lazarus. Titignan natin kung ano bang matutunan natin about this story. Sabi ito sa Luke chapter 16, verses 19 to 31. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted, and thou art tormented. And beside all this, between us and you there is a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have five brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Abraham saith unto him, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. And he said unto him, If they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Ito yung napakagandang istorya na ito patungkol sa buhay ni Rich Man and Lazarus. Na, sa ganitong kwento ba, Brother Larry? Ay, specific ang Panginoon eh. Nagbigay siya ng pangalan. And this story was the time of Moses. So, old story na kinwento ni Kristo during his earthly ministry. Nakita natin dyan kasi some of the people, even kamag-anak natin, kakilala natin, ay hindi sila naniniwala na ang impyerno ay totoo. Kasi sabi nila, bakit daw paparusahan ng Panginoon ang tao, samantalang mahal naman ng Panginoon? Anong masasabi mo dyan sa kwento na yan regarding sa katuruan ni Kristo patungkol sa hell? Ito ay napaka-interesting na kwento ng Panginoong Hesukristo. Na ang ibig sabihin lamang doon, may kapahamakan talaga ang tao pagkatapos ng kanyang buhay dito sa lupa kung hindi siya sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Isa na itong hell dito na ipinapangaral ng Panginoong Hesukristo na yung mayaman ay napunta sa kapahamakan ng impyerno pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang nasabi mo kanina, maraming mga taong hindi naniniwala sa impyerno, yun yung mga taong hindi sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, sapagkat ang kailang kaluluwa o ang kailang kaligtasan o ang kailang kasalanan ay hindi nahugasan sa dugo ng Panginoong Hesukristo, sapagkat hindi sila nagsisampalataya. Nandun sila nanantili sa karumihan at sa kailang kasalanan. Kaya more on, ipinapangaral ng Panginoong Hesukristo itong impyerno na ito, sapagkat ayon sa Panginoong Hesukristo sa kanyang mga kwento, na ang impyerno ay may mga uod na hindi namamatay at may apoy na hindi namamatay. At doon parurusahan ang tao na hindi sumampalataya sa kanya ng buong puso. Kaya interesting itong kwento na ito ng Panginoong Hesukristo, sapagkat ang dalawang taong na ito, itong mayaman at itong mahirap na si Lazarus, ay pagkatapos ng kailangang buhay, mayroon silang pinuntahan na lugar. Ang isa sa impyerno, ang isa sa bosom ni Abraham, kung tawagin natin pansamantala na yun ay place ng
kaligtasan or safety place ng mga taong nagsisampalataya sa salita ng Diyos. At alam natin ang dinanas ng mayaman, siya ay nagdusa sa impyerno. At si Lazaro naman, nung kanyang kamatayan, siya ay inakay ng anghel at dinala doon sa bosom ni Abraham na siya sa ligtas siya na kalagayan at masayang kalagayan. Pero yung isa, nagdurusa na kahit isang patak lang ng tubig ay kanyang hinihingi. Nakita niya ang kahalagahan ng tubig sa kanyang buhay nung siya pa ay nabubuhay sa lupa, hindi niya nakikita ang kahalagahan ng bawat kayamanan na meron siya. Kasi nagpaka-nasa siya doon sa kayamanan na meron siya. Siya ay nabubuhay ng karanyaan. Lahat ng mga bagay halos nabibili niya. Kaya doon siya umaasa sa kayamanan na meron siya. Pero si Lazaro, alam natin na ipinapahayag ni Abraham dito na si Lazaro ay sumampalataya sa salita na ipinapangaral ni Moises. O sa madaling salita, si Lazaro ay sumampalataya sa salita ng Diyos. Kaya nga, nung nagmamakaawa itong mayaman na pabalakin si Lazaro sa lupa upang ipangaral sa kanyang mga kapatid ang kaligtasan o ang salita ng Diyos, sabi ni Abraham, mayroon silang mga propeta doon. Mayroon sila si Moises, ibig sabihin yung mga sulat ni Moises na nagpapahayag patungkol sa Panginoong Hesukristo na magbibigay ng kaligtasan ng tao. Ibig sabihin, dahil si Lazaro ay napunta sa safety na lugar, nangangahulugan dito, gustong iparating ni Abraham, na itong si Lazarong ito, bagamat siya ay walang karangyaan sa buhay, bagamat siya ay mahirap, pero siya ay nakikinig sa salita ng Diyos. Pero itong mayaman, hindi siya nakinig, sapagkat siya ay umaasa sa kanyang kayamanan lamang at nagpakanasa sa mga bagay na meron siya. Ito ang kalungkutan na meron siya na walang pananampalataya sa Diyos. Itong kwento kasi ito ay napakasimpleng kwento lang niya. Ngunit kung titingnan natin, tama yung sinasabi mo kanina na dahil sa pangaral ni Moses ay itong taong ito na si Lazaro ay napunta doon sa piling na kung saan si Abraham, yung temporary abiding place nila or yung safety place during that time. Kung itong story na ito, Rich Man and Lazarus, is not yet familiar to you, ang nangyari kasi dito, Brother Larry, ay itong naikwento ito ni Kristo during the time of Moses. Mm-hmm. And Jesus Christ is very specific siya dito sa taong ito, sa mahirap and din sa mayaman. So kung titingnan natin dito, it's not about the riches we can go to heaven. Mm-hmm. Isa din sa tinitingnan nating angulo at tinuturo dito ni Kristo, as long as ang taong ito ay handang makinig sa salita ng Diyos, nothing else, nothing less, but just to hear the word of God, what the word of God teaches about the salvation, ay yun yung binabasihan ng Panginoon. Now, itong kwento na kasi ito ay kapanahon pa ni Moses, and then si Kristo ay specific siya nagtuturo patungkol sa hell, and then sa kaharian na kung saan wala ng kahirapan. Now, ang tao ay hindi sila niwala sa impyerno, pero naniwala sila kay Kristo. Mm. Ito nga yung maganda dito eh. Kasi ang pinaka-interesting part dito, bakit kailangan paniwalaan ang impyerno? Yeah. Kasi may nagpatutuo. Yung Diyos na nagkatawang tao, ipinangaral niya ngayon yung impyerno. Siya ang nagpatutuo na may impyerno nga na pupuntahan ang tao kung siya ay hindi sasampalataya. At kung si Kristo ay itinuturing ninyo na Diyos na nagkatawang tao at siya ay matapat na Diyos, dapat ninyong paniwalaan na totoo ang impyerno sapagkat mayroon siyang ipinagtutuo na may isang mayaman doon na napunta at naparusahan, at alam natin ang kaparusahan ng impyerno ay magpawalang hanggan. Marami tayong matutunan sa kwentong ito. At isa sa tinuturo sa atin dito ay habang buhay tayo, matiyak natin ang ating kaligtasan. Ibig sabihin, there is life after death. Isa kasi sa tanong ko dati nung kabataan ko, Brother Larry, paano kayo pag binawin ako ng buhay, what's life after death? Ano bang meron doon? Sabi kasi nila, gagawa ka ng mabuti para ikaw ay maligtas. Huwag kang magnakaw, huwag kang magmura, huwag kang gumawa ng kasalanan para mapunta ka sa langit. But those things are void as the word of God teaches. Ang ginagawa kasi ng mahirap na ito ay walang-wala siya. Walang-wala siyang kayamanan. Ang ginagawa lang niya, nagdun lang siya sa gate ni Richman, nag-aabang lang siya ng mga mumo na mahuhulog doon sa table. Dinadalaan pa siya ng mga aso. And then may sugat pa siya, dinadalaan pa siya ng mga aso.
So if you were in that situations, ay alam mo yung wala ka nang pag-asa sa mundong ito, no hope. Wala, no hope. But the good thing is, yung pananampalataya niya at paniniwala niya doon sa tinuturo ni Moses patungkol sa kaligtasan about hell and heaven ay narinig niya ito for sure. At sapagkat si Kristo mismo nagpapatotoo. At si Kristo ay Diyos at ninuman walang kasinungalingan sa Kanya. Jesus Christ came from heaven and then He know, He created all things and he is the one who prepared that hell for Satan. And we know that that hell is made for Satan. But because men were tempted, ay nagsimula sa ating kasalanan at we are also destined to go in that certain place, that hell. And sabi nga, tama mo nga yung sinabi mo po kanina, na this hell is, it's not an ordinary fire na mapapatay natin ng apoy. Kundi ito ay walang katapusan, lalo na yung lake of fire. Napapasin mo sa mga kabataan ngayon, lalo na sa TikTok, ginagawang biro yung impyerno. Sometimes may conversation pa doon na langit and then biglang impyerno, parang nagkukwentuhan na sila. But this is not a joke. This is a serious matter. Serious. And the death of Jesus Christ was followed by Jesus Christ as the Lord, the God the Father, gave that commandments to Him. Jesus Christ was serious of obeying these commandments from the Lord. So hell, even from the time of Moses, nagtuturo na sila doon ng kaligtasan. At yun ay makikita natin doon na tinuturo doon sa Deuteronomy chapter 30. The book of Deuteronomy was written by Moses. And itong aklat na ito, bago mawala si Moses sa mundong ito, lahat ng mga kautusan, lahat ng mga commandments, lahat ng dapat gampanan ng mga Israelites people, bago sila makatawid doon sa Promised Land, ay isinalaysay ni Moses dito yon sa book of Deuteronomy. In this chapter, chapter 30, ay specified na nagtuturo dito si Moses patungkol sa kaligtasan. And this salvation is not by obeying the law. Deuteronomy chapter 30, verse 11 to 15, ang nakasulat po dito, "For this commandment which I command thee this day, it is not hidden from thee, neither it is far off. It is not in heaven that thou shouldest say, Who shall go up for us to heaven and bring it unto us, that we may hear it and do it? 13. Neither it is beyond the sea that thou shouldest say, Who shall go over the sea for us and bring it unto us, that we may hear it and do it? But the word is very nigh unto thee, in thy mouth and in thy heart, that thou mayest do it." Itong binasa ngayon ni Brother Larry, isa ito sa mga katuruan ni Moses patungo sa kaligtasan. Because the Israelites people, alam natin na doon sa wilderness pa lang, naglakbay sila ng 40 years doon. Because of their sin, they did not obey the commandments of the Lord, kaya napapatagal yung paglalakbay nila. Instead na 40 days, ay napunta sila sa naging 40 years yun because of sin, paikot-ikot sila doon sa wilderness. At isa dito tinuro Brother Larry ni Moses dito sa text na ito ay because of the hardness of their heart and mind, ay hindi sila, wala silang panampalataya sa Panginoon. Sabi dyan ni Moses sa verse 12, "Is it not in heaven that thou shouldest say, Who shall go up for us to heaven and bring it unto us that we may hear it and do it?" Ngunit dito, sinabi dito, sabi ni Moses dito sa verse 14, But the word is very near unto thee, in thy mouth and in thine heart, that thou mayest do it. The commandments were already prepared and nasa kanilang kamay niya, nababasa na nila yun eh. And then itong salita na ito, naririnig na nila ito because isa ang sa ginagawa kasi ni Moses ng mga prophets during the Old Testament times ay nagbabasa sila ng commandments, ng laws mula sa nabinigay ng Panginoon kay Moses. So ang mga batas na ito ay nasa kanila na, bit-bit na nila ito, naririnig na nila ito. The problem is they have no faith in God. And sabi dyan ni Moses, bakit pa ayaw niyong maniwala? Kailangan pa ba na maibaba pa sa langit para magturo sa inyo? At yung tinutukoy niya dyan na baba sa langit ay siya ay si Kristo. "And bring it unto us that we may hear it and do it."
Ano bang gusto ninyo? Kailangan pa bang may baba mula sa langit para ituro yan sa iyo personally, para paniwalaan nyo? Sabi diyan, hindi na. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nandito na sa ating mga kamay, malapit na sa inyo, nasa bibig nyo na nga eh. All you have to do is just to have faith in the word of God. Kasi ang problema kasi dito sa mga Israelites, nababasa nila yung salita ng Diyos, naririnig na nila, binibigkas na nila, pero wala silang pananampalataya sa salita na yun na kailang nahawakan, kailang binibigkas, at kailang naririnig yung kailang problema. Sapagkat ang kailang puso ay hindi lang malayo sa Diyos, kundi kulyado na or matigas na masyado. Kaya makikita natin sa panahon ng Israelites, silang lahat ay palaging sumusuway sa salita ng Diyos. Isa pa, Brother Larry, itong text na ito ay pinaliwanag ulit yan ni Apostle Pablo doon sa aklat ng Romans chapter 10. At maraming mga tao ngayon na kapag binasa nila itong Old Testament, ang conclusion nila ay ang mga Old Testament people or believers, naligtas sila by obedience or by obeying the law. Mm-hmm. Which is wrong, kasi ipanipaliwanag mismo na Apostol Pablo kung sa paanong paraan naligtas ang Old Testament believers. At naniniwala tayo ayon sa Biblia na maging Old Testament believers man yan at New Testament believers, tayo ay naligtas sa parehong biyaya at pananampalataya. Sapagkat ang object or ang center ng pananampalataya natin ay si Kristo. At binigyan niyang linaw ni Apostol Pablo itong sa Deuteronomy chapter 30 verses 9-15, binigyan niyang linaw na ang salita pala na ito na kanyang ipinapangaral sa mga Israelita ay si Kristo. Na pwede natin yung basahin, Brother Leo, sa Romans chapter 10. Okay, sige, ako na magbabasa. Romans chapter 10 verse, simulan pa natin sa verse 4 till verse 9. Ito po yung paliwanag ni Apostle Pablo doon sa preaching ni Moses nung binasa natin kina sa Deuteronomy chapter 30. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believeth. Si Kristo kasi yung nag-fulfill nun eh. There is a law, then this law has no power to save soul. Ang ginawa ni Kristo mula sa langit, bumaba siya para i-fulfill yun. For Moses describeth the righteousness which is of the law, that the man which doeth those things shall live by them. But the righteousness which is of faith speaketh on this wise, say not in thine heart, who shall ascend in heaven, into heaven, that is to bring Christ down from above. Sabi doon sa Deuteronomy kanina, sino ba, kailangan pa ba ng bababa mula sa langit para ituro sa atin? Kailangan pa bang bumaba ni Kristo para ituro, siya mismo magturo sa salita na binabasa ko sa inyo? Which is ang Panginoon din naman nagbigay nito sa akin. Isa yan sa mga posisyon na hinahawakan dyan doon ni Moses bilang habang nagpapaliwanag siya. Sa verse 7, or who shall descend into deep, that is to bring Christ again from the dead. But what saith it? To the word is nigh thee. Nasa iyo na yung salita, yung Bible. And nasa iyo na yung Bible. The word is nigh thee, even in thy mouth. Sinasabi na rin natin yung sinasabi na rin ng tao ang salita ng Diyos. Yung iba, kabisado pa yung mga verses. And in thine heart, that is the word of faith. The Bible is the word of faith. The word of God, the Bible teaches about faith. Teaches about the Lord. The Bible is inspired word of God. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, that thou shalt be saved. Ito yung isa sa mga pananampalataya na nakilala ng mga propeta ni na Moses na Abraham noon. At ang kaligtasan na ito ay alam natin na tinuro doon sa Hebrews chapter 11 na the fathers of faith na ginamit ng Panginoon dahil sa kanang pananampalataya ay na-obtained nila yung kaligtasan, yung mansyon na na-prepare ng Panginoon sa kanila, which is tinuro din ni Christ na John chapter 14, na naghanda din si Kristo para sa ating mga ligtas na. Itong text na ito ay malinaw na malinaw na mula doon sa kapanahonan ni Moses and then sa kapanahonan ni Kristo, isa lang ang tinuturo dito na kailangan nilang sumampalataya kay Kristo. Kaya nga po, sa previous video natin, Brother Larry, na ang kaligtasan ay wala nang ibang kaparaanan kundi isa lang ang tinuturo ni Kristo.
Kaya mula sa langit bumaba si Kristo at tinuro niya itong story na ito that hell is true, heaven is true. Sa John chapter 10 verse 28, sabi doon ni Kristo, "And I give unto you, unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand." That's the purpose of Jesus Christ. Kung bakit siya bumaba mula sa langit, papatungo doon dito sa lupa, to give us life. Sabi sa John chapter 10 verse 10, "The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy." Pag may magnanakaw na papasok sa bahay mo, ang purpose niyan is magnakaw, sirain yung mga gamit mo, ari-arian mo, at patayin ka. Pero ang purpose ni Kristo kung bakit siya bumaba dito sa lupa, just to give us life, eternal life. That gift of eternal life. And that life ay makukuha natin sa pagdating ng ating pananampalataya kay Kristo. Which is si Kristo din nagtuturo no? Sa John chapter 3 verse 16. Sabi ni Kristo doon that whosoever believeth in Him, yung Him doon siya yon, si Kristo yon yung bugtong na anak ng Diyos na pinadala niya para sa ating mga makasalanan. Sabi ni Kristo, that whosoever believeth in Him, which is si Kristo yon, ako yon, should not perish, but have everlasting life. So itong sa story, balikan natin yung story regarding kay Rich Man and Lazarus kanina. So, during the time ni Moses, ay nagtuturo na si Moses about hell and heaven. And this story about the rich man and Lazarus, this story was the time of Moses. Kaya doon sa sinasabi ni Father Abraham in the story of Jesus Christ, that they have Moses, they have prophets. It means that during the Old Testament times, the prophets, Moses, Abraham, these men teaches about God, and the center of this of their faith is Jesus Christ, as it was taught in the book of Hebrews chapter 12 verse 2. Sa ano bang sabi doon, Brother Larry? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ayun. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sabi ni Kristo, paano natin makukuha yung buhay na walang hanggan? By faith. Sa magitan ating panampalataya sa Kanya, sa Kanyang mga ginawa para sa ating buhay. Namatay siya sa cross 2,000 years ago. That is for our sin. And for the last part ng ating pag-usapan, Brother Larry, bilang conclusion, ay gaano itong kahalaga itong story na ito na malaman at maintindihan ng tagapanood natin about the rich man and Lazarus regarding sa heaven and hell. Mahalaga ito at importante. Pares naman meaning yun. Pero ipinapakita dito na ang kaparusahan ng impyerno ay napakaseryosong bagay na dapat natin maiwasan. Tama? Kasi ito ay seryosong kaparusahan sa mga taong hindi nagsisampalataya. At si Kristo, seryoso sa kanyang hatol na ilalagay or itatapon sa impyerno ang mga hindi nagsisampalataya. Kaya nga, the reason why na gumagawa tayo ng video na ito para magbigay ng informasyon sa mga tao na ang impyerno ay totoo gaya ng ipinapangaral ng Panginoong Hesukristo. Totoo ang impyerno na dapat natin itong maiwasan at walang ibang pag-asa na maiwasan natin ang impyerno na ito or ang kapahamakan na ito kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Okay, hanggang sa muli, yun muna yung pag-usapan natin. And see you to our next video. If you like this kind of talks, you can comment down below what kind of a story do you want to hear from us for the next time around. And then if you have questions, you can write your comment in the comment section. Thank you for watching. God bless you. God bless. And to give strength unto all, now therefore our God thank thee and praise thy glory.